Good morning to everyone. Welcome po sa ating Friday Devotion, Morning Devotion. So sa umaga pong ito, nais ko pong ibahagi sa inyo ang mensahe ng Panginoon about sa COVID-19. No? Mga paalala ng ating Panginoon behind this COVID-19. Hindi naman po lingid sa kaalaman natin na almost 1 year na tayong nakikipaglaban, almost 1 year na tayong humaharap sa pandemic, no? Almost year na natin kasama ang COVID-19 sa mundo na to. But ano ba ang paalala ng Panginoon sa COVID-19? And that's why ang mensahe ko pong ito ay binigyan ko ng title na God's Reminders about COVID-19. Ito po ay na-share ko na last year. But God led me na-share ulit ito sa bawat isa sa atin, no? Number one po, come back to God. Mga kapatid, ito po yung time, yung pagkakataon na tayo po ay magbalik loob sa Panginoon. Kung ikaw na nanonood ay napalayo sa Panginoon, lumayo sa Panginoon, mga kapatid, this is the time to come back to God. No? Wala po tayong ibang sasandigan, wala tayong ibang pwedeng kapitan, kundi ang ating Panginoong Jesus. No? Sabi po doon sa James chapter 4 verse 8, lumapit kayo sa Diyos at lalapit siya sa inyo. Hugasan niyo ang iyong mga kamay, kayong mga makasalanan. Tayo po yun na mga makasalanan, no? Wala pong taong nilikha ang Diyos or sinilang sa mundo na to na matuwid, no? Lahat po tayo ay sinners. But salamat po sa ating Panginoong Jesus na nagbigay ng kanyang buhay para po tayo ay maligtas sa kamatayan at magkaroon ng buhay na walang hanggan. Ang Diyos po ay naghihintay sa bawat isa sa atin kung kailan tayo lalapit sa Kanya, kung kailan tayo magbabalik loob sa Kanya. Katulad po yan ng prodigal son, na kung saan yung youngest brother na humingi ng yaman sa kanyang tatay, ibiglang umalis, nilustay yung mga pera niya, yung yaman niya, hanggang yung tatay niya na hari na patuloy na naghihintay sa kanyang muling pagbabalik. At isang araw, ang kanya pong anak ay nagbalik ulit sa kanya. So, ganun po ang nais ng Lord na makita sa bawat isa sa atin, especially po sa pagkakataong ito na tayo po ay magbalik loob sa ating Panginoon. Ang sumunod po ay obey God. Mga kapatid, sumusunod ba tayo sa Diyos? Or sumusunod lang tayo sa Kanya kapag pabor sa atin yung ipinapagawa niya? But what if kung ang ipinapagawa ng Diyos sa atin ay labag sa ating kalooban pero makakabuti sa iyo? Ano, sometimes kasi we just rely on our own selves. Na gusto ko, Lord, ito. Lord, dapat ito yung masunod. But remember, mga kapatid, ang nais po ng Panginoon ay para po sa ikabubuti natin. Wala po siyang ibang nais or gusto na makita kundi ang maging maayos tayo at mapabuti yung ating kalagayan. Ayaw niya po tayong mapahamak, no? Sabi po doon sa John chapter 14 verse 15, malino po na sinabi ng Diyos, Jesus Christ, if you love me, you will keep my commandments. No? Kung mahal mo ako, papahalagahan mo yung mga salita ko. No? Hindi lang papahalagahan, kundi gagawin mo, susundin mo. No? Hindi naman ho mahirap sumunod sa Panginoon kung meron tayong heart na willing na sumunod sa Panginoon. No? Katulad po yan ng magulang na wala po silang hinangad na masama, kundi ang mapabuti po yung kanilang mga anak. How much more our God who created us na lumikha po sa atin? In Deuteronomy chapter 5 verse 33, it says here that walk in obedience to all that the Lord your God has commanded you, so that you may live and prosper and prolong your days in the land that you will possess. Sabi po ng ating Panginoon, mamuhay kayo ayon sa kanyang mga utos. Kung ayaw po nating mapahamak, no, or kung gusto po natin na maging successful po ang ating mga desisyon, ang ating mga direction na tinatahak, we need to obey God.
Ganun lang po siya kasimple. Marami pong tao ang naging miserable ang buhay, hindi naging tama ang desisyon, hindi naging successful. Why? Because hindi po sila sumunod sa Diyos. At hindi po sila sumusunod sa Diyos. No? Ano pong ine-expect natin kung ang isang tao ay may sariling desisyon sa buhay na hindi niya inaalaw ang Diyos na manguna sa kanya, na hindi niya pinapakinggan kung ano sinasabi ng Diyos sa kanya. No? Kung gusto po natin na maging successful po ang ating buhay, maging matagumpay, no? If you want your life to be a victorious life, you should obey God. We should obey God. Katulad po sa sitwasyon natin ngayon, ano? Kung ayaw po natin na magka-COVID tayo, kailangan po natin sumunod sa health protocols. Mag-wear ng mask, mag-wear ng face shield, no? And social distancing, mga kapatid. Para po makaiwas tayo sa COVID-19. Ganun lang po siya kasimple. Ganun lang po ang instruction ng Diyos sa atin. Kung gusto po natin na magkaroon tayo ng maayos na buhay, we must and we should obey God. Number 3 po, value the word of God. Mga kapatid, binibigyan ba natin ng halaga ang salita ng Diyos? Ino-honor ba natin ang word of God? Sabi po sa Luke chapter 11 verse 28, "Blessed rather are those who hear the word of God and obey it. Higit na pinagpala ang mga nakikinig sa salita ng Diyos at tumutupad nito." So hindi lang po pala sapat na marinig natin ang salita ng Diyos or mabasa natin, no? Ito ay mas higit kung ito po ay ginagawa natin. So ito po ay mahalaga sa Panginoon, no? Na once we hear His word, kailangan po mayroong action. Especially po sa sitwasyon natin ngayon, mga kapatid, no? Wala tayong ibang pwedeng panghawakan na pangako, eh. Hindi yung pangako na mahal natin sa buhay, kundi ang pangako lamang ng Diyos. Sabi nga ako, di ba, sa salita ng Diyos, ang lahat ng bagay ay mawawala sa mundo, lilipas, ngunit ang salita ng Diyos ay mananatili magpakailanman. No? And naalala ko po yung sinabi niyang Diyos kay Joshua in Joshua 1:8, no? It also related sa atin na kung gusto natin na maging successful ang ating buhay or prosperous, no, wag ho natin alisin ang salita ng Diyos sa atin, no? Ilapat ho natin ang salita ng Diyos sa ating puso, no? Meditate on it day and night so that you may be careful to do what is written in it. Yung mga gagawin natin, mas maging maingat tayo sa mga decisions making natin, especially ngayon, no? How to handle our money, kung paano natin siya gagastusin, no? Sana ako mag-a-apply ng trabaho ulit kung nawalan ka ng trabaho. Paano ko magre-response sa kapwa ko kung naaasar ako? So it's something like that. So it's reflect to us kung pinapahalagahan ho natin ang salita ng Diyos. And lalo ho ngayon sa sitwasyon ngayon, ang dami hong sad, depressed, ang dami hong hopeless, no? Kung tayo ay pagpapahalaga sa salita ng Diyos, we can share it also to others, no? Yung simpleng word of God na ma-share natin ho sa kanila. At yun ho ang mensahe ng Diyos sa bawat isa sa atin. To value the word of God. Number 4, involve God in your journey. Mga kapatid, we are all temporarily sa mundong ito. Maiksi lang ho ang buhay natin, no? Mas maganda po na i-involve natin or isama natin ang Diyos sa ating buhay sa araw-araw,
hindi lang ho sa mga times na may problema ka or medyo kinakapos ka, kahit ho sa times na masagana po ang buhay natin, we should involve God. Ilagay ho natin ang Diyos sa picture natin every day. More people are too busy in their jobs ngayon. How to get more wealth, how to get more money. They are busy to make themselves more, you know, popular sa ibang tao. Yung iba, they are too busy sa kanilang vlogs, YouTube. Okay lang yun. But make sure that ang Diyos kasama mo sa buhay mo. I tell you, mga kapatid, life is nothing without Christ. Sabi ho ni Solomon sa Ecclesiastes 1 verse 14, no, nakita ko ang lahat ng gawa ng tao sa mundo ito ay walang kabuluhan. Ito'y tulad lang ng paghahabol sa hangin. So, kung ang buhay mo ay wala sa Diyos at successful ka, mayaman ka, marami kang mga ari-arian, lahat ho yun is walang halaga. Kasi hindi ho natin yan madadala sa langit. Ang madadala lang ho natin yung ating kaluluwa, yung ating espiritu. Ngayon, kung hindi mo kasama ang Diyos sa buhay mo, you think, saan ka pupunta? Saan tayo pupunta? Hindi ho ipinangako ng Diyos na, o sige, kapag isinama mo ako sa buhay mo, hindi ka na dadanas ng mga trials, ng mga problema sa buhay. Mga kapatid, kasama ho yan sa life natin. Lalo ngayon, di ba? We experience COVID-19 every day. Ginalaw yun ng Diyos dahil ho meron siyang malalim na dahilan. But isang bagay ho ang ipinangako ng Diyos, kung kasama mo siya sa buhay mo, He will never leave you nor forsake you. Hindi ho tayo exempted sa COVID-19. But kung ikaw ay anak ng Diyos, kung ikaw ay follower ni Christ, mga kapatid, ikaw ay protektado ng banal na dugo ng Diyos. Number 5, devote yourself to God. Sabi ni Paul sa Romans chapter 12 verse 1, kaya nga mga kapatid, alang-alang sa masaganang habag ng Diyos sa atin, ako'y nakikiusap sa inyo na ialay ninyo ang inyong sarili bilang isang handog na buhay, banal at kalugod-lugod sa Diyos. Ito ang karapat-dapat na pagsamba ninyo sa Diyos. I think, mga kapatid, this is the time that we need to devote ourselves to God. Ito yung time, yung panahon na kailangan ho natin italaga ang ating buhay sa Panginoon, because there is no guarantee what will happen tomorrow. Things are uncertainty, mga kapatid. Hindi ho natin alam ang mangyayari bukas, maaring ngayon, humihinga tayo. But what about tomorrow? Hindi ho natin nakikita ang kalaban natin ngayon. Kung pwede ngayon, wala tayong COVID, mamaya or tomorrow, meron. Kaya ho, mahalaga na nakatalaga po ang ating buhay sa ating Panginoon. And isa pa po doon, sabi po sa Colossians chapter 4 verse 2, maging matyaga kayo sa pananalangin, laging handa at nagpapasalamat sa Diyos. Ito lamang ho yung isang mabisang sandata natin na magagamit natin ngayon, yung ating prayer, yung prayer natin sa Panginoon. No, we should be diligent to pray every day. Kapag kagising sa umaga, 'di ba? Bago matulog sa gabi, let's be thankful sa Panginoon, no? Sa totoo lang ho, mas iba ho ang prayer ngayon ng mga taong na nagka-COVID na at naka-survive. I tell you, why? Kasi na-experience nila how to be in that situation, eh. For some reason, no, yung mga nanonood ngayon na nagka-COVID or yung family nila
for sure yung prayer nyo is nag-iba. We should pray every day. And let's be thankful sa Panginoon, no? Hindi lang sa mga times na maraming laman yung ref natin, na mga pagkain, no? Tapos makapal yung wallet ko, tapos marami akong sideline. Hindi lang sa mga times na masagana tayo na dapat magpasalamat sa Lord, even in times of difficulties, di ba? Kahit sa mga times na napapalo tayo ng Diyos. Why? Kasi it's His way of His discipline sa atin. Mga kapatid, always pray to God in and out season. Kahit anong season ng buhay natin, kailangan po tayo manalangin sa Panginoon. We should be constant in prayer. Consistent in prayer. No? Sabi po ni Paul sa Galatians chapter 2 verse 20, I have been crucified with Christ and I no longer live, but Christ lives in me. No? Siyempre, di ba, may mga times na ang hirap namang gawin ito. Siyempre, umiiral yung flesh natin eh. Yung laman natin. But of course, if we dedicate our life to God, no? Bagamat mahirap, but by the grace of God, nagagawa natin at magagawa natin. No? Na i-deny na natin yung sarili na nating kagustuhan. Kundi sundin natin at gawin natin yung kagustuhan ng Lord sa atin. Mga kapatid, the purpose of having a life is to worship God, to worship our Lord, because He is worthy to be praised. No? Yung worship is all about surrendering our life to Him. Yung pagbibigay ho ng buhay natin sa Panginoon. And just focus on Him. Let's worship Him in good times and in bad times. No? And sinasamba natin siya hindi lang dahil sa mga ibinibigay niya sa atin, but because He deserves our worship. He deserves our thanksgiving. Kaya mga kapatid, I encourage you sa mga nanonood ngayon, no? Kung hindi mo pa isinusuko yung life mo sa Panginoon, this is the time. Ito yung pagkakataon na kailangan ho natin italaga ating buhay sa Panginoon. And let's be thankful sa Lord if you are now healthy, nakakahinga ka, naaamoy mo yung mga bagay, nalalasahan mo yung kinakain mo. Let's be thankful sa Panginoon, even sa maliit na bagay. As I end, mga kapatid, life is not about acquiring wealth or achieving success. Life is all about God who created us and the heaven and the earth, who accepted us for who we are. Tandaan po natin that God is always on top in every situations. Sabi po sa Psalm chapter 46 verse 10, be still and know that I am God. I will be honored by every nations. I will be honored throughout the world. Tandaan po natin, mga kapatid, God is a healer. God is greater. His love towards us is higher than the heavens and stronger than a thousand seas. Tayo po ay manalangin sa oras pong ito. Lord, marami pong salamat sa umagang ito, Panginoon, na muli mo pong ibinigay sa amin, na kami ay muling nakapakinig, Lord, ng iyong salita. Lord, salamat po, Panginoon, sa way na to, Panginoon, na kahit po sa mahirap na sitwasyon, Lord, you continuously spread your word, Panginoon, sa bawat isa sa amin, Lord, to encourage us, to give us hope, Panginoon. At Lord, dalangin ko po sa oras pong ito, Lord, to those who are watching right now,
Lord, sa sitwasyon na hinaharap nila, Lord, continue to address them, Panginoon, their prayer requests. Lord, sagutin mo po ito, Lord, ayon sa iyong kalooban, Panginoon. Dalangin ko, Lord, continue to help them. Lord, continue to comfort them, Panginoon. At Lord, sa bawat isa po sa amin na naghahanap, Lord, ng rest, Lord, ng kapahingahan, maybe some of us, Lord, are already tired. Dalangin ko, Panginoon, na bigyan mo sila, Lord, ng kapahingahan, Panginoon, na nagmumula lamang sa iyo. Lord, you've said in your word, Panginoon, come to me, those who are weary, Panginoon, and I will give you rest, Panginoon. Lord, salamat po for being with us. Hindi mo kami iniiwanan. Salamat, Lord, sa iyong mayamang biyaya. Lord, salamat po sa iyong malawak na pagmamahal sa bawat sa amin. At Lord, amin pong haharapin ang bawat araw, Panginoon, na taglay po namin at amin pong pinanghawakan ang iyong mga pangako, Panginoon. Lord, you've said in your words, Panginoon, you will never leave us nor forsake us. Maraming pong salamat, Lord. Ito po ang aking dalangin sa tanging pangalan po ng iyong anak na si Jesus. Amen. Maraming pong salamat sa bawat isa. May God bless everyone and keep safe.